brothers and sisters in Christ, welcome to the celebration of the Holy Sacrifice of Mass. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord God, the Holy One of Israel, O people of Zion, who will dwell in Jerusalem, no more will you weep. He will be gracious to you when you cry out. As soon as he hears, he will answer you. The Lord will give you the bread you need and the water for which you thirst. No longer will your teacher
Mordecai himself. But with your own eyes you shall see your future. While from behind a voice shall sound in your ears, this is the way, walk in it. When you would turn to the right or to the left, he will put rain for the seed that you sow in the ground, and the wheat that the soil produces will be rich and abundant. On that day, your cattle will graze in spacious meadows. The oxen and the asses that fear the ground will give silent stones to them with shovel and pig's horn. Upon every high mountain and lofty hill, there will be streams of running water. On the day of the great slaughter, when the towers fall, the light of the moon will be like that of the sun, and the light of the sun will be 7 times greater. On the day the Lord binds up the wounds of his people, he will heal the bruises left by his love. The word of the Lord. Thanks be to God.
He restored all the towns and villages. He taught in their synagogues. He proclaimed the good news of God's way. And he cured every sickness and disease. At the sight of the crowds, his heart was filled with pity. They were lying prostrate from exhaustion, like sheep without a shepherd. He said to his disciples, "The harvest is good, but laborers are scarce. Beg the harvest master to send out laborers to gather his harvest." Then he summoned his 12 disciples and gave them authority to expel unclean spirits and to cure sickness and disease of every kind. He gave them these instructions: "Go instead after the lordship of the house of Israel. As you go, make this announcement: the reign of God is at hand. Heal the sick, raise the dead, heal the lepers, expel demons. The gift you have received, give as a gift." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. He summoned his 12 disciples and gave them authority. Paliwanag po na ang pagkilos na ating pananampalataya ay isang pananampalataya na kinakailangan natin ng mga manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Isa po dito sa mga maliwanag na ipinamanhik ni Jesus ang pagpili ng kanyang 12 alagad, na kailangan ng manggagawa ang ubasan ng Panginoon. Kaya patuloy tayo na nalalangin para po sa bukasyon ng pagpapari. Panalangin natin ang ating mga nagpapari. Dito tayo ngayong dalawa. Dalawa yung ating natitirang mga nagpapari. Yung isa ay nasa exposure, yung isa ay nasa loob ng seminaryo. Pero yun po ay patuloy natin ipanalangin. At ipanalangin po natin yung alam po natin na yung mga nagpapari ay nasa katatatan ng pananampalataya ng sambayanan. Sana po ay tunay na magbunga. At isa ko sa mahalagang pagkilos na huwag natin kalimutan, kasi yung 12 disipulo ay tinitingnan niya bilang mga mamumuno ng sambayanan. Yung mga pari ay para siyang manguna sa bawat parokya. At ang tamao, ngayong taon na ito, itong taon na ito ay inilagaan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa dumanapit bilang bahagi ng ating paghahanda hanggang 2021. Nakalipas lamang na pagdiriwang natin ay yung Year of the Family and Year of the Eucharist na may tema The Filipino Family, Missionary Disciples of the Eucharist. Pinagsama sa Year of Mercy, tinawag ng CBCP na yung in the year for the mercy of God that we are still. Ngayon, ang tema na namin sa Bigyang Pansin ng Catholic Bishop Conference of the Philippines, ang tawag ko ay Year of the Parish.
ang taon ng parokya, hindi lang muna natin napapalitan pa. No? Simula lang ang nakaraang linggo. Noong tinarawang po natin first Sunday of Advent, Year of the Batteries, Year of the Barrels, Building Communities. Building Communities. Pinakailangan daw bubuo ng mga komunidad. Bubuo ng mga komunidad. Isang mahalagang binibigyan ng pansin na simbahan ay ang pagbubuo ng komunidad. Kaya nga pinili ni Jesus yung kalangyang natin dalawang alagay to build communities. Well, kasama ganun po dyan, no? Yung dispenser of the sacraments, katulad ng pinamanin ko, no? You're the seed. Yan din yung tayong anointing of the seed. Heal the lepers, expel demons, no? Sabi nga po ng isang exorcist ng Roma na yung sacrament of confession is better than exorcism. Pero yung ito po lahat ng ito ngayon for the service of the community, building up communities. Ano ba yung community? Tayo, isang parokya tayo, no doubt. Isang parokya tayo. Pero are we building communities? Manasabi ba natin na meron tayong komunidad? Komunidad. Sabi ko nga, ano bang ibig sabihin ng komunidad? May common na ginagawa. Hindi naman po siguro sa liturgiya. No? Hindi naman yung sabay-sabay tayong tatayo. Hindi yung sabay-sabay lamang tayong luluhod. Kunit may common na ninanamis namin na marating na siyang patutunguhan namin. Alam niyo, isa sa mga problema namin ngayon ng mga village palaces ay sabi nga natin ay communities. Pagamat isang parokya tayo, pero kung minsan, no? Ang maagi kung minsan ay nagiging trans-parokya. Hindi doon mismo sa parokya. Nandoon sa ibang parokya. Pero yun yung amo na kung saan yung makita po natin. Hindi lamang yung sabay-sabay na magdarasal, kunit sabay-sabay na nag-iisip, numuupo, at tumikilos para po sa ating pabayanan. Kaya masabi po natin na ito yung medyo mayroong kabiyansin. Bahagi nito rito yung binibigyan ng pansin, yung basic ecclesial communities. Meron tayong bilisig. Ang tawag natin ay bilisig. Pero sabi na natin ay yung totoong bilisig ay sabi ko nga, yung bilisig natin ay hindi malamang makapag-meeting ng buhok. Ay hindi bilisig ano? Basic ecclesial communities. Ang tuwan yung communities. Komunidad. Isang samahan. Isang kapatiran. Kaya yun yung isang malaking hamon na kung saan yung pinamamanin natin. No? Mga nagumuno ng Panginoon, pagtayong tabuyod, at magpalago ng isang komunidad. Isang komunidad. Hindi lamang po isang dispenser of the sacraments. Hindi lamang na natin, may binyagan tayo, may kumpilan tayo. Pagkabag po may mga sakramento tayo na kumisan, hindi na namin masyadong nabibigyan ng pagkapalaga sapagkat mas binibigyan natin ng pansin kaysa sa ibang lugar. Pero yun po naman yung makita po natin. Building up communities. Yun ang kinakailangan natin.
ipanalangin natin. Kasi ito yung ibig sabihin ko na mananalo sa harapan ng buong harapan. Mga tao na kung saan ngayon ay kasi yung ating pananampalataya ay hindi lamang personalized for you. It has a communal dimension. Yun po yung ibig sabihin ng Ecclesial. Sambayanan. Kailangan, sabi na natin, mayroong basic Ecclesial communities. Basic Ecclesial communities. Kaya kailangan natin sarapan ang buong ginawa. Idalangin natin na nawa yung mga hindi lamang po yung mga tinatawag natin yung mga organisasyong pangsimbahan yung itinuturing natin na nakatalaga na mga mandated organization, church mandated organization. Meron tayong mga mandated church organizations. Hindi lamang po, pero sa ginawa natin, may mga iba pa tayong mga organizations na hindi pa natin nabubuo. Nasana po ay mabigyan din natin ang hindi ng pagkilos. Sabi nga namin kuminsan ay kakaunti. Meron tayo ng tao, ano ba yung mga mandated church organization? Matulad ng CWL, Legion of Mary, Daughters of Charity, yan po ay, Daughters of Mary Immaculate, yan po yung mga tinatawag natin mandated organization na kinikilala ng simbahan. Pero hindi lamang ko yun. Hindi lamang ko yun. Ngunit makita po natin yung isang sambay na nanawa ay maging maliwanag po ng pagkilos. Yung isang pangasalang atin na nanawa ay pinipigyan ng simbahan kailangan medyo hindi natin ang papaluwang palinyon. Yung kung bakit at yung dalaw patron. Hindi ko na alam kung ang dalaw patro ay nagpapatuloy pa rin ang pagdalaw. Para huminto na ata. Dapat po yung ituloy-tuloy. Yung aming dalaw patro ay bahagi po ng pagkilos. Nanawa ko ay sana ay higit na matutunan. Hindi ko alam kung every month dapat may nagpapalit ng mga panalangin ngayon yung December na ewan ko na lang kayo yung nakapagpalit ng itinadalangin para sa buwan ng December. So bahagin ko ng pagkuhan ng hukumyan ko natin ay ito ay isa yung tinatawag ng komunidad. Pero hindi lamang po yung mga bringing mga mandated organizations. You can create any parish to create an organization. Yung organization tayo na hindi mandated. Katulad na libawa ng ano? Yung devotees of St. Mami de Boros. Hindi mandated organization siya. Hindi yan ay special na kung saan ay grupo lamang natin bilang mga the word is Saint Martin de Porres. That is localized group. Pero hindi naman mo yun. Marami pa mga iba na pwede natin bigyan ng pansin. Patulad ang bawa ng pagtugod na namin sa nakubuhon sa yung sa cancer patients. Yung pong bahagi yun ng pagtugod sa nawa ko ay mabigyan namin ng pagtugod na yung kung ating risk management group. Yan po hindi mga mandated organization. Pero pwede nabuhin. Kasi bakit?
para magbigay ng solusyon sa mga problema na inaharap. Ipunawa yung makita po natin na grupo. Pero sana nga, ang bahagi ng lahat ng pwede, maramdaman natin yung isang komunidad. Komunidad. Kasi hindi yung pagpili ni Jesus ng dalawang dalagang dayarin, ito yung mga leader na buong ng komunidad. Pero nawa ko ay yun ang maramdaman natin, lalo-lalo ng year of the mouse. At sana po, isa sa mga pamantay na huwag namin kalimutan ay sana po yung ating pagtingin ngayon ay yung patuloy na paanyaya ay pinahayag po ni Pope Francis. Compassion rather than condemnation. We can save more souls by being compassionate rather than condemning people. Sana po yung maging bahagi ng ating pagkilos. Mayroon tayong pagmamalasakit. Nandoon yung pagmamalasakit. Ayun, isang po sa napakahalaga yung makita natin na halit. Ano ito, komunidad ito. Helen, huwag mo malasakit. Kasi hindi mong makita na Jesus eh. Kasi anong sabi niya? Kasi para silang mga tupa na walang nangangalaga. They are like shepherds without a shepherd. Kaya ano nakita ko dito? At the sight of the crowds, his heart was moved with pity. They were lying prostrate from exhaustion, like sheep without a shepherd. At ang alam ko ito isipin, isa sa mga kakulangan ng aming simbahan ay alin, ang kakulangan ng leader. Ito yung isang problema ng aming simbahan, ayaw maging leader. Lahat ay gusto maging follower. No? Kinakailangan natin ng mga leader. Paano tayo naging magatag na kaming mga taong na pwede at kayang pamulungan kung hindi natin nakita na pwede na tayo mapulong. Sana po ay makita natin. Kapag sinabi natin kung isa, nakita natin yung mga kapag pinag-usapan natin ng leader, maraming umaayaw. Maraming umaayaw. Kapag ang pinag-usapan natin ay yung tungkulin sa simbahan, ayaw maging leader. Ibig sabihin, hilaw pa ang aking pananampalataya. Kasi bakit? Ayaw natin maging leader. The church have been shows. Ibig sabihin, mayroong kakulangan ng simbahan. Bakit? May kakulangan tayo na alin, mag-train ng leaders. At hindi lamang yung mag-train ng leaders, yung makita nila na yung daling leader ay alin, isa biyaya na ipinagkaloob ng buong mikapan. Hindi lamang yung mga pare. Hindi lamang yung mga pare, hindi lamang yung gabing dalawang alakad. Kasi hindi nakakita yung ito eh. The gift you have received, give as a group. Kung isang sinasabi ng iba, bakit tayo nilang maging leader? Bakit ayaw mo dyan, magulo. Bakit hindi mo ba kaya ibigay sa Diyos, ibalik sa Diyos? Yung biyaya ay binigay sa iyo ng Diyos. Yun yung malaking hapon eh. Yun ang malaking hapon. Parang tayo ay nanghinala sa magiging problema na maaari natin hinaharap. We feel that we are incapable. Pero kapag hindi nangaramdaman mo na kayo ay kulang kayo para
parang bigay ko lang yung bigay ng Diyos sa inyo. Parang kulang ang bigay ng Diyos sa inyo. Yun ang makita ko namin kung minsan. Parang kulang ang bigay ng Diyos sa inyo. Bakit? Kasi hindi yun ang nakikita ninyo eh. Hindi ko kaya lang, hindi ko kaya yung pagkakit. Yun ang kumisa lang ang inyong damdamin, hindi ko kaya yan. Hindi. Alam niyo kumisa, sinasabi ko rin ako. Lalo-lalo na ako kapag kayo ay nakita ng pare na kayo ay may potential at kayo ay nangiyahan na mamulong, hindi naman kayo sinabihan lang ng pare na bawala mong matanggit lamang kayo o may nakita sa inyo. Gamitin niyo ito. Bakit? Paibigin yung pamaparaan na ipapangitin niyo na maibigay ninyo. Masabiyan ninyo ang Diyos sa mga biyayang ipinagkaloob sa inyo ng Diyos. Para magbigay din kayo ng regalo na ipinagkaloob sa inyo ng buong may kapal. Para sa Kanya at sa Kanyang sambayanan sa simbahan ng Diyos. Ay, ito pa yung ating panalangin. Panalangin natin. Kailangan maliwanag na pinapamanin sa atin na kailangan ang magkatawa sa utasan ng Panginoon. Kumisan tayo ng darasal na magkaroon ng mga manggagawa sa upasan ng Panginoon. Pero kumisan sabi natin, iba na lang. Iba na lang. Siguro makita natin na, ikaw, ano yung pwede mong ibigay? Bilang na mong mamanting bahagi ng simbahan na ito, ng komunidad na ito. Kaya sabi niya, babalik ulit tayo doon sa tema na binibigyan pansin na yon. Yung parents building up communities. Sabagat, doon natin hindi na makikita ko yung pagbubun sa biyaya na ididulog sa atin ng ating Panginoong Jesus. At sana, makita natin na pwede rin tayo na manguna sa paglilingkod sa Diyos at sa Kanyang simbahan.
then pray very well, sacrificing yourself to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of His holy Church. Receive, O Lord, these offerings we bring you in commemoration of St. Francis Xavier, and grant that as you journey to distant lands, out of longing for the salvation of soul, so we do bearing effective witness to the gospel, may with our brothers and sisters eagerly hasten towards you, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Keep up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is to the right and just, our duty and our salvation. Always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, and my God. Through Christ our Lord, for in the marvelous confession of your sins, you make your church fruitful with strength ever new, and offer us your signs of your love, and that your saving miseries may be fulfilled. Their great example lends us courage. Their fervent prayers sustain us in all we do. And so, Lord, with all the angels and saints, we too give you thanks as an exaltation we acclaim. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Together with Francis, Benaventura,
and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all they have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that we, the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles, Saint Joseph, Saint Martin, the Lord, and all the saints who have pleased you throughout the ages. May Mary, the glorious and the glad, we praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, our glory and honor is yours forever and ever. In accordance with your will, we live and reign forever and ever.